Shout out kay Ma'am Evelyn Bornales dyan. Ma'am, naka-overcome na kami ng isang obstacle ito na isang river. Actually, tonight we're going to pass 13 rivers. Pero usan na niya siya ka, suba agad pero galikuliko mo rin eh. So, mga katrisimi mo, tabok, paingon may dito sa Sukun. So, mga alas 11 kami sabihin mabot. No? So, ito yung mga kasamaan na dyan. Yan si Marklo, yung puging anak ko. Okay, yun off. Yung mga kasamaan, ilawan mo. Kabila, doon. Sige. O, yun ang mga kasamaan namin. May mga babae. Yung iba, nandun pa sa, naglakad pa doon, nasa, ano, napas sa suba. So, okay lang kayo. O, ispati si Marklo. Marklo, mag-hi ka sa mama mo. Tarong ayos na rin, ama. Okay lang ko rin. Nanang ko, yun. Okay, nasa Marklo. Ma'am, tara. Okay, ayos, ma'am. Hey, tol. Shoutout nga pala sa inyong lahat. Ngayon ay, nasa gate na kami ng pasa na lang, PBI, yung pasa. Minahan ng PBI. Ngalan lang, pati signature. Yun ang mga scouts kasama natin. Papasok date, tayo doon para mag-nature study. We will observe kung ano na yung status ng PBI ngayon. So yung nakita niyo nung unang panahon na parang walang-wala talaga. Pero base sa aming initial observation, ang TBI noon ng Vinefield ay parang jungle na rin. So ika nga, nare-restore na yung jungle ng TBI kung saan nagmina nung unang panahon. So yun lamang po, abangan nyo yung actual video at observation namin na mangyayari doon sa loob ng Vinefield. Maraming salamat at mabuhay po kaming lahat. Mga tol, magandang hapon naman muli. Ngayon, paalis na kami sa area ng TBI. Ito yung area nila. Ito yung minefield, no? Punong-puno na ng kahoy. Hindi lang natin masyadong makikita kasi ano na, mainit doon. Pero ito yung boundary ng TBI na yung minefield area na 'yan at papasok na tayo sa masusukal na gubat dito sa kabundukan ng Sukun, part pa rin ito ng Kanatuan. Papasok tayo diyan kasi ito yun ang isa sa target natin na pupunta tayo doon sa isang village at magkakaroon tayo ng heritage study doon sa mga kaibigan natin na mga Subanen at magkakaroon tayo ng ano ba yun, community study. So papalis na tayo dito sa minefield ng TBI. So mula kanina sa paglalakad natin mula sa camp area natin doon sa Kanatuan National High School ay umaabot na ng higit sa 2 oras at kalahati. So hindi natin alam kung ilang oras tayo mula sa kinatatayuan ko ngayon. Siyempre sa kinatatayuan ko kasi ako yung nandito. Imposible naman na kayo yung nakatayo dito eh. Joke lang. So mula sa kinatatayuan ko pa lakad tayo papunta doon. Kasi hindi papunta dyan kundi papunta doon. Hindi natin alam kung ilang oras mula dito tayo makarating sa ating paparunan. Ang sabi nila, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa paruroonan. Kaya, lingon muna ako. Scouts, lingon kayo doon! O, yun. Kaming lahat ay nakalingon sa pinanggalingan. So, sana makarating kami sa aming paparoonan. Magandang hapon po. Mga tol, namamahinga kami dito. Sabi ko kanina sa una kong vlog na andyan si Siro. Nasa boundary tayo ng TBI minefield area at saka yung jungle na ng Kanatuan. Hinihintay natin si Seroy kasi nandiyan siya yung sweeper. May isang scout dito na nagmamagandang loob. Iwan ko kung maganda ba talaga yung loob niya. Kunin niya yung bag ni Seroy kasi dito si Seroy yung boss namin. I-unload namin yung baggage na sa likuran niya para magmadali kami makalakad. Noong saday ka? Hi guys, andito na kami. Kasubay na kami doon sa masusukal na gubat na tinatahak namin. Nagtataka kayo nawala yung face mask ko kasi mahirap talaga doon. Shake, rattle and roll, rolling, crawling, man, dito jungle. Hindi makaya. Kala nyo madali lang yung ginagawa namin, madali para sa amin, pero iwan namin sa inyo kung kayang-kaya nyo magawa. Joke lang, scout is friendly, wala tayong problema. Ito, nakikita yung mga scout, ang saya-saya nila. Masaya din ako. Nakapahinga na kami dito ng mga 10 minutes kasi yung isa sa mga kasamaan namin sa mga hikers ay na-injured. Pero walang problema kasi dito marami kami dito na marunong din mag-first aid sa mga dapat i-first aid. So lalakad naman kami ulit, papunta kami sa papuntahan namin. Expected time of arrival is 11 o'clock in the evening. Expected time of arrival sa aming papatungan, 11 o'clock in the morning, in the evening rather. So, magna-night traverse kami ngayon along river. River going to Sukun. So, yun. So, yung mga boys na nasa likuran ko, yun na yung mga pagmumukha nila, mga pagmumukha talaga. Akala nyo,
hindi ako nag-enjoy sa mga ginagawa ko. Akala nyo lang yun. Sabi nyo sa sarili nyo, gano'n ko daw, ikaw Jewel Calmura, yung kagbuang, gagwagur, kasi lakaw-lakaw. Yun ang nasa isip nyo, naghago-hago. Kung sa'yo naghago-hago? Ito mo! Pero bigyan natin panahon. Masaya kami dito, masaya ako sa ginagawa ko. Oh, andyan o. Oh. Andyan si Sir Roy. Andyan yung outfit advisor sa Kanatuan National High School. Oh, andito din. Masaya kami sa aming ginagawa lahat. Time check mga Choy, alas 5 na po, alas 5, alas 5.15. Andito kami dito, nagpahinga kasama yung mga kasama ko dito na makabatain. Marunok sila makasubano, ako di ako makabalo makasubano. Kaya na, kasama ko mabati, makabatain dito mga kataw. Iti, siya nga pala mga kaibigan, expected tayo ng arrival to our destination is 11 evening. So andito, sabi nila, nasa kalagitnaan pa tayo ng ating paglalakad sir. So ito yung nasa harapan nyo, hindi ito umatras, umurong sa paglalakad. Oh. Hindi niya kami iniwan, ha? Sama-sama siya sa hike out namin. So ito, yung mga bata na sa likuran ko. Oh. Alam nyo, pagod na ako, pero hindi ako susuko. Magpatuloy kami hanggang makarating sa aming paroroonan. Iyon, oh, mga bata na dito. Okay. We are all 51, kasama ako. Okay. So, ikaw, kung kasama ka, ika-52 na ka. Okay? So, time check is 5:30. 5:30 na tayo. Hindi pa tayo nakarating sa target natin. Siguro makarating tayo mamaya, mga 11 o'clock. Mag-traverse tayo sa ilog na to. Tatakin natin ang ilog na to na murag tagahawak sa kuwaba. No? Pero ikaw kay taas, mag-tagatuhod rin mo ni. So, gabi na, traverse kami dito. Ito yung artifact namin. Mga tol, once again, magre-river cruising kami dito sa river, Shukun River. Kita nyo ang naka-white sa akin, sa likod. Yun ang tubes namin sa Sambanga del Norte. River crossing yan, mga bro. Oh, river crossing. Mga candidates yan ng Eagle Scout. O, andyan sila lahat. Baka akalain nyo, mga kaibigan, na yung nakita nyo na ilaw nandyan sa kabila, akalain nyo, XRM na motorsiklo yan. Hindi yan, XRM motorcycle. That is what we call as flashlight yan, survival light yan, ginagamit namin. Yung nakahawak niyan ay yung Council Scout Executive namin na si Sir Roy. Kasama namin yung puwersa ng Sandidap Council, yung mga scouts namin, aspirants for an Eagle Scouts. At saka yung mga staff namin kasama namin dito. Okay. May tatlo pa kaming ilog na dadaanan, no? Bago kami makarating sa aming papuntahan. 13 daw, sir. 13? 13, gabi na. So, magkasubukan kami ngayon. Good morning po, once again. Andito pa rin tayo sa bundok, sa jungle ng Kanatuan. Oh, mamalaki yung mga puno ng kahoy dito. Kaya, kasama natin ngayon yung Deputy Program Commissioner ng Senior Scouting ng Sandidap Council. At the same time, siya yung World Scout Award. Okay, so, swa. Si Sir Rini Akabal, LT. So, ngayon, ILT pala. Naipromote ko siya sa kanyang mga magandang gawain na nai-contribute sa Sandidap. Okay, joke lang yun, pero darating din yan. So ngayon, magbigay tayo ng magpaulak tayo sa kanya ng isang panayam patungkol sa SWA. Kasi ang area na to ay magandang siya dito ng nature study. Ito na siya! Sir, magandang umaga po! Yes, hello. Good morning, everyone. And we are here live in Sipyo, Kanatuan, Barangay Tabayo of Shukun, Sambuanga del Norte. This is one of the discovery, and we will be doing also our voluntary service for the Scouts of the World Award for our senior scouts coming from the Sandidap Council of Dipolo, Gapitan City, Sambuanga del Norte Council. So, ito yung site, makikita natin. We are conducting our discovery here, and later on, we will be having our voluntary service. No? We will be conducting 80 hours of voluntary service for this environment. So, probably, we can go back every weekends of this month. So, we will be complying the requirements for the Scouts of the World Award. So, as we all know that the Scouts of the World Award is one of the elite awards that the WOSOM can give into the scouts who are able to respond, no? To address
the situation or the challenges, no, the challenges that they are experiencing here. So ito na yung mga they will have their solutions, no? Ang ating mga scouts ay magbibigay ng solusyon sa ating problema na nakikita dito sa ating environment. So thank you very much and thank you to all the viewers. Okay, magandang umaga po. Maraming salamat sa iyo, Sir Rini, at mabuhay po ang Sandidap Council, Western Mindanao Region of the Boy Scouts of the Philippines. Bebet! Okay. Hello! Hello! Kalau begitu, terima kasih. Bila kita ingin olahraga,